pagdating. Good morning, guys. It's 5:13 a.m. and we're prepping para mag-go sa Davao. We're waiting for Katie dito sa bahay. And then, sabay siya magpunta sa Davao. I'm sorry for my morning face. Good morning, guys. Dito si Kate. We're on our way to Davao. Davao. Kulumulok. Dito kami mag-tira, guys. For 7 to 8 months. Hey, guys. Magpunta na kami sa first unit. Sa my Flores Village. Schedule for viewing. Ganan. I'm with orange. Dito na kami, tas mahiya ako. Labas na dyan. Hi. Dyan lang yung Ateneo na senior high school. So guys, kapag late na kayo, pwede nagtalon na. Guys, maganda masyado yung landlady. Like us. In Shin Min, ano ba yun? Kumuka sila girl, kaganda niya. Oh my god. Miss Toot, kaganda mo. Pero bawal mag-vlog doon kasi may tenant, may gamit pa. So parang privacy purposes. Pero maganda siya. Pero medyo malayo daw. So next stop na naman. Sige, talaga ako tingin sa kanya. Next na apartment building sa Bangkal area pa rin. Face and something. 12K. Para siyang one bedroom something. Isa dalan! Thank you. Sarangani phase 1. Mata. Thank you. Tagalog. Bakit ka nagtagalog ko? Yeah! Mga ano naman kami dito. Kami lang to. Ba't ipatala niya ano? Yung taga ano? Asya. Ay, kita siya yung mukha. Kulamiwa. Kulamiwa ka ba? Kulamiwa. Siyang black na rin. Guys, nasasaag na kami dito. Hindi ko na kaya. Wala pa akong may na-tour na apartment. Nagkadabot kami sa New Zealand. Pero hindi kami nakita ni... Sa Anna. Sa Anna! Where are you? We're here in New Zealand! Hello! Guys, did you know na... Magawa na ako ng podcast, guys! Isa ba? Asa mga... Doy. Papa mo ba? Huwag ka mag-iipan mo. Diamond mama eh. Doy! Doy! Guys, ako na ang first local podcaster ng Jensan. Diyan, kunin nyo na. Ay, nakamali araw. May mic ako, guys. Akin yung bibili ko yung gano'n. Yung pangit ang quality. Podcast ko! Balik ka! Ay, no! Wala ka na kung magalingan. Start sa labas. Iiwan pang ID? Ako na lang. Ang chinito. Hi guys! So, andito kami sa Magallanes Residences. May tingnan kami na studio unit. And it turns out na best friend pa ni Katie ang nagatpuyo there. Yeah. So, magpunta kami there. And malapit ito siya sa REO, sa aming review center. So, tingnan natin kung mag-compromise kayo. Medyo mahal siya. So, unsa man kit? Kao. Hi guys. So, we're convinced content. Pinaka better to siya. Ito, parang wala lagi tao dito. Gusto ko tuloy makita yung pool. Pwede man. Ganda ko, malaki o. Dalawang room. Guys, okay talaga siya. Parang willing na kami mag-compromise kung ganito ka-convenient ang location. Yeah. Compute mo yung expense mo sa fare doon. Kasi kalayo nung kanina. Kasi malayo yung doon kanina. Tapos dito, malapit, pero mas pricey konti. Pero, same lang. Oo. Ang total expense mo, meron pa yung 2 free pool access. Yeah. So, di ba pwede mag-cloud chasing sa pool? Oh, mag-study out or like chill. Mag-relax mo na unwind. Oo. After studying. Guys, dito kayo sa Hacienda po, okay? May pool tayo dito. Bay, feel ko talaga, bay. Si Lord yun ang nagpaano. Nagpa-send sa akin, ano, anak ko, di ba yun? Wala ko ba yung G-send? Kaya parang, ay, kamal man.
Tapos isang ko sa'yo, tapos pala, tapos best friend mo. We're here at SM Ecoland and mag Starbucks Simulator. And nagsabot ko kami na magdala ng aming Starbucks cup. Yes. Guess our favorite color. Blue. Okay. Saburin na po! Hey guys, hookad us right now. And papunta sa Latin and Fat. Badali! Hookad yapon maskin Davao. Maskin Jinsen, hookad yapon. Maskin mag Singapore, hookad yun na. Filipino cuisine forever ang aking family. Mag Starbucks muna kami guys. Yeah. While waiting for the food. Kapag fall. My drink. Hi, Davao. Tour us sa Davao Abbey. Thank you, personal assistant. Bye. Hey guys, so mapunta muna kami sa Evergreen na dorm. Kaitay namin if maganda pa siya. Kasi so far, meron kaming may prospect na kami, but we won't close any doors pa. Taxi! Guys, mag-taxi kami for the first time na kami lang. Evergreen Hotel. May... Okay. Big girls. Huh? Hindi na kami guys sa Evergreen. Okay, send ako sa dorm. Wow! Gina-renovate pa guys. Ay! Maon. Malinis na siya. Ay, ito may ledge. So, meet girlies. Gwene. Ayoko na. Bye. Jensen na lang ako. Kami for this day. And we're so haggard. Nakaligo na si Katie. We're staying at Q8 Hotel sa Magallanes Street ba? Magallanes something. Tapos, decent man. Decent ang place. Like,
Wait. Inch siya, pero malinis na and magandang foam. Ayoko lang ang kumot and my table and my fridge and CR. Matanggal ako na makeup and sakit. Nagpa-deliver pa si Katie na Burger King. No, walang burger. And sleepy na kami, pero para sa pagkain, we'll stay up late. Thank you, Burger King! Kadalawa siya nag-order kay mali ang isa na location. So, times two, iyang bayad. Bobo! Kami doon sa ako ang friend. Hey guys, good morning. Good morning, Davao. Maglakad kami papunta sa REO para ma-feel lang namin yung vibes. Reviewing vibes. Sa Magallanes Elementary School na kami. Nasa third floor. Ayaw, malapit na talaga. Hey, doon ang review center namin. Naka-uwi na kami and it's currently 7 PM ata. I'm really exhausted sa aming trip. I don't know if i-reveal ko na kung saan kami magstay, but let's just see how this video will turn out. And I really don't think na ganito yung maging outcome ng aming dorm or apartment hunting kasi may 2 schedule of viewing ako nag-cancel kasi pagdating doon like kalayo na pala talaga sa city and yung isa is bawal ipakita kung saan. So konti lang talaga ang na-view ko, but I still hope na you have enjoyed the video. Hey guys, so this is me a few days after naghanap kami ng materahan sa Davao. And sorry for the background. So first and foremost, this is not how I wanted the video to turn out. Like, akala ko maka-view talaga ako ng madaming dorms and para mag-give ng idea sa inyo, but hindi, madami ako na-cancel, but wala akong magawa kasi yun ang nangyari. Wala mag-ati-atik pa ko. So before yun naghanap kami, what I did first was to join a lot of Facebook groups, as many as I can. Magsali ako ng groups like yung Davao boarding house for rent, apartment for rent. So join as many Facebook groups as you can para mas madami ding choices. In my case, supposed to be sa October ako mag-move out. Then naghanap ako mga last week of August until September. And after that, I list down the possible apartment dorms na pwede. Isa din is dapat you shouldn't rely sa Facebook groups lang din na ginapost kasi limited na yan sila. Isa din ginawa ko is yung review center, lagay ko siya sa Google Maps tapos gitingnan ko sa Google Maps kung ano yung mga malalapit na mga dorms or mga
condos or mga apartments na pwede. And gilist down ko din yon. The day before, mag-alis na kami, which is no Saturday, pa-schedule ako ng viewing. So, parang tatlo or apat tataan na pa-schedulean ko ng viewing. And sad to say, wala natuloy yung iba doon. So, ayun, wala lang naka-video ng maayos kasi madaming mga restrictions, like yung first namin nagipuntahan sa Bangkal area, yung Casa Ignacio, maganda talaga siya, and ipakita ko din yung pictures kung pwede at pagdating namin doon, mabait mo siya yung landlady. Sabi niya is, medyo malayo daw talaga yung apartment na yun sa aming review center. So, parang hindi good siya practical kung doon. Appreciate din namin yung kanyang opinion. Dapat yung mas malapit talaga. Or sa city area na lang na talaga, or sa poblasyon. Bawal din mag-video doon kasi may tenant pa. So, privacy niya, like, ang gamit niya nandoon. Next is, sa Bangkal area pa rin siya, parang subdivision. Pagdating doon, kaliit talaga ng daan. Like, parang di ganit pwede mag-double park kasi di ba meron mga double park, meaning kasya pang dalawang sasakyan. Ayun, doon feel ko hindi talaga pwede mag-double park. At malayo pa siya kasi parang papasok pagod talaga siya. So mag-commute, mahirap, and ka-inconvenient. And yung isa naman is bawal din mag-video. So, and next is sa my C1 condominium. Fairly mura ang price kasi 2-bedroom condo siya. Tapos 14K lang. Kalayo pala talaga. As in, papunta na daw siya sa mall. So, sabi ni Papa, no. Nakabayad na kami ng reservation. And doon kami magstay sa my Magallanes residences. Grabe ang pag-weigh namin sa pros and cons. And thank you Lord kasi meron na kami mag-stayhan. So, really wanted to share yung story na paano ko nakita yung unit sa Magallanes residences. So, the story there is parang September 15 pa lang may nakita ko sa Facebook unit sa Magallanes residences. Research ko siya yung distance ng aming review center sa Magallanes residences. And kalapit niya lang talaga masyado. Kung sasakyan, like 4 minutes lang guro, 3 minutes. And if mag-walk, mga 9 minutes lang. So, gichat ko yung nag-post. I asked if how much ang monthly. Sabi niya, itong price, mahal siya kung ako lang isa. Pero kung i-compare ang price niya sa ibang condo units sa Davao, considering its location, pura na siya. Kasi mostly na ibang condo units there is 18K and above. Asa ko yung the day before kami alis na, pwede ba i-view ang unit tomorrow? Tapos sabi niya, ay, meron pang nakatira. Available pa siya 3rd week of October. Wala na akong nag-reply, kaya sabi ko, ay, hindi ko pala siya hindi ko pa rin siya matingnan. Pero like, there's something about that unit talaga na parang ginabalik-balikan ko good always ang aming convo nung nag-post or nung landlady. Like, may something talaga doon, hindi ko alam. Ako din yung di-share sa akin mga friends, kaila Kate, kaila Tien. Kasi mahal man din talaga siya. Hindi talaga guro para sa akin. Chato kay Kate, mga 3 PM nung Friday. The day before kami magpunta ng Davao na sabi ko na ginaay gani ako na unit sa Magallanes. Pero mabigat siya kung ako lang isa. Tapos mga 9 PM, di ko alam bakit kalit ko lang gi-forward yung pictures ng unit without any context. Tapos niya, hello, familiar lagi ang unit ba? Parang yan man kay Tut sa kanyang best friend. So, sure, uy. Tapos sige daw, i-ask mo daw siya kung yan. Turns out, sa ano niya pala, sa best friend niya talaga yung condo unit na yon. And mag-alis din siya on the 3rd week of October. Kadami ng coincidences. So, niya, i-ask ko ba, pwede natin i-visit tomorrow. Payag man siya, so ma-view para palataga namin. Pero wala, hindi talaga siya nasa priority. Like, gusto lang namin i-view. Pagdating doon, yung parang, bet ko yung place, something talaga, parang homey ang vibe. Safe, feel ko, comfortable ako mag-stay here. Paglabas namin, doon na kami nakasabi ni Katie na pwedeng kami mag-compromise na dalawa na lang kami doon sa unit na yun. So, yung sa Magallanes residences na unit, so the pros outweighs the cons. Malapit siya, walking distance lang sa review center, so hindi namin kailangan magbayad ng fare. Like, walkable pa talaga ang mga streets. May mercury drug sa baba. Accessible talaga siya. Iba man din na mas mura, pero bagay na way. Like, ang i-sacrifice, isipin mo ang total expenses dito, tapos kung same lang pa rin doon, edi mas mahal na siyang konti, edi doon na lang. Doon din makita din sa video, realizations ko na ba, dapat di ko makita yung unit kasi meron daw tenant pa, but it turns out, yung kasama ko, si Katie, best friend niya pala yung tenant, sobrang grabe ko ng signs. Ewan ko kung gets niya ako, but grabe to yung signs. Ewan ko, basig po eh lang gulo ako. Kasi, these past few weeks, grabe ang prayer ko. Sabi ko na, Lord, sana may perfect place talaga sa akin sa Davao na
it will feel like a home. Comfortable ako doon. Maka-focus ako doon. It will be safe and of course decent ang price. So, marami talaga ang prayer ko noon, like very specific ako sa prayer ko. Tapos nag-pray pa ako na sana yung place na yon is help sa akin focus and maka-help sa akin yon na makapasa para sa board exam. Pagdating doon, nag-check lahat ng sa prayer ko. So parang doon na ako naka-realize na maudyod ni ang gi-answer ni Lord na prayer. You just know. Parang ganyan, good. Pagdating mo doon, you just know. Kunwari, sa ibang couples, gani, if you ask sila na, how did you know na she's the one? Ganyan, or he's the one. Sabi lang nila, you just know. So yun na na-feel ko. Like, parang, I just know na mag, this is the one. Ko-oy. So my take on this experience is that, powerful talaga ang prayer, guys. Lalo na if specific ka sa yung prayer. I just want to remind you guys na prayer works and it doesn't hurt if mag-pray ka. If you want something, just ask and it doesn't hurt if maging specific ka sa i-ask mo, he will give it to you. And I hope you learned a thing or two this video. I know parang failed siya kasi storm hunting na kasamang laag kasi nasali ko niya yung laag. But that's the beauty of authentic human experience. Hindi talaga siya perfect. Thank you guys for watching and see you on the next one. Bye! God bless you guys!